sa inyo mga tol, and welcome back na naman dito sa ating YouTube channel. So meron tayong i-unbox ngayon na isang gadgets. Ang gusto niyo malaman ito, panoorin niyo hanggang matapos yung video ito para malaman niyo kung ano yung laman nitong paper bag. So ito mga tol, so bago ang lahat, intro muna tayo. So yung mga tol, ito na yung ating i-unbox na. So bago pala ang lahat mga tol, ito nabili ko sa SM City 2GB ng halagang 4,399, sa SM City 2GB. So yung mga tol, walang iba kundi yung ito, Supremo Premier 4K. So ito mga tol, ang tawag dito ay action camera. So ginagamit ito ng mga motovloggers, mga nagbablog sa iba't ibang lugar. So ito yung pinili ko dahil marami siyang settings at maganda yung kanyang video resolution. So sa halagang 4,399 or 4,400 na piso na lang kulang ay magkakaroon ka na ng action cam na napakaganda. So ito mga tol, so bubuksan natin yung laman ito, kung ano yung mga laman. Ito yung mga naka-indicate na yung mga kasama niya. So yun, syempre kasama yung camera. Ito, waterproof case, quick release mount, lock bolt, yung sa loob pa ng box o yung inner box B, no? May kasama siyang dalawang batteries, at rechargeable rest remote, tapos yung J-Hawk buckle. Hindi ko alam kung mga ano itong ano. Ito pang isa, may 360 rotating swivel arm. Tapos tatlong pivot arms, no? So ito, marami siyang kasama, no, dito. So yun, bubuksan na natin. Yun. So ito mga tol, ang una nating makikita ay maliit na box. Yun. So dito mga tol, makikita natin yung waterproof case, camera, then yung mga mount niya nandito. At ano pa yung mga nakasama dito? Kasama na pala yung camera dito sa loob. So yun mga tol, buksan natin yung camera. Oh. So ito mga tol, makikita natin meron siyang ito na yung camera niya, na mayroong waterproof case. So nandito na siya sa loob ng waterproof case. So yun, bubuksan natin. Bago pa lang lahat, buksan mo natin yung iba. So ito mga tol, may kasama siyang sa kamay na nilalagay yung parang ano niya, switch dun sa kanyang camera, para kung gusto mo siya i-on dito na lang, then kung gusto mo siya i-start recording dito na photo shot dito na rin. So ilalagay mo lang to sa kamay. So yung mga tol, ang unang pangalawa nating bubuksan ay may isa pang box dito. So yun. So marami siyang nakalagay sa loob ng mga abubot. So ito mga tol, yung nakalagay dito, baba mo natin itong mga kahon. Dito mga tol, nakalagay dito yung kanyang lock bolt, ito flat mount. Then yung drive mount, nakalagay din yung kanyang handler. Then stainless steel safety tether, no? Yung pantali siguro to. Then ano pa yung isa, yung straps, may mga strap pala siya na kasama. Yung 3M adhesives, meron din kasama. Cable, tsaka dalawang battery. So nandito na mga tol yung kanyang battery. Yun, buksan na natin to. Oh. So ito mga tol, makikita natin sa loob yung itong kanyang lagayin din ng camera. Oh. Wow. So ang dami pala mga tol na kasama. So meron din siyang manual, ito. May manual siya na kasama. Ito. Then meron siyang mga stickers. Wow. Ang galing. May sticker.
Supremo. So yun, isa-isayin natin itong mga tol. Meron siya mga mount na pwede gamitin. So ito, may cord siya na kasama dito. So charging cord. Then meron din siya mga para sa helmet, yung ginagawa sa helmet. Meron din siyang cover dito sa dito niya papalit. Ang galing. So ito mga tol, meron ding dalawang batteries na kasama. So ang bang ang battery niya ay merong 1050 milliampere. So okay na yan, matagal na rin siya marubat. So then isunod natin yung camera niya. Ito yung camera mga tol. Oh. Ganda. Uy. So ito yung kanyang waterproof case. Ito naman yung kanyang camera. So ito mga tol, makita niyo yung kanyang camera. So magaan lang siya. Magaan lang din. Kasing gaan lang din ng Akaso AK7000 Pro, no? So yun, activate na natin 'to. So kailangan natin ng memory card. Yun. So pagka i-open natin siya, i-press lang natin siya pa atras itong kanyang lock. Yun. Then, lagay natin yung kanyang battery. So dalawa yung battery niya. So yun, yung posisyon ng battery niya dapat tama yung pagkasalpak. Yun. So on na natin. Oh, Supremo 4K. So wala palang memory card, lalagyan pa natin ng memory card to. So ito mga tol, makikita natin sa camera nito, sa yun. Yan, yung makita nyo, malinaw din siya yun. Then dito mga tol, meron siyang mga saksakan ng katulad ng HDMI, micro USB na charging port. Meron din siyang ano, saksakan ng memory card. Then dito yung kanyang mic. Dito naman sa baba yung kanyang battery. Then dito naman yung mga button niya sa mag ano, maglipa tayo. Ito ang dalawa. Then dito naman yung kanyang okay, yung kanyang photo captured ito. Then dito naman yung kanyang power, tawag nito, power on tsaka off, no? Tsaka yung mode. So ito yun siya. Din yung kanyang lens mga tol, kung makikita nyo, naka super wide yung kanyang lens. So ito mga tol ay naka 20 megapixel na. Ito yung pinaka latest na camera ni Supremo. So ang ganda, oh. Malinaw mga tol. So yun. At mamaya mga tol, i-video video test natin siya kung gaano kaganda yung resolution niya. So off muna natin. Pag i-off natin, press lang natin tong M na yung menu. Yun. So yun, i-press lang natin yun. So ang ganda, solid din yung camera ni Supremo 4K. Yun, ito yung kanyang lagayan ng ano, camera. So mga tol, ito yung mga kasama sa pagkabibili tayo ng Supremo 4K. Ito yung mga kasama ng mga accessories niya. Next video i-test natin siya for resolution, kung maganda ba talaga yung resolution ng camera to. So yun mga tol, ito na yung mga kasama para mga camera, at i-test natin ngayon. Yung mga tol, testingan natin yung camera natin, Supremo Premier 4K resolution. So naka 30 fps frame rates per seconds. Yung titisingan natin kung maganda yung quality nitong camera na to. So halagang 4,399. So kung pwede na siya pang vlog. Mika, itay mo ko, Mika.
Ayan sa audio quality mga tol. Kaya nabahala ko kung goods yung audio quality. Yan, medyo exposed tayo sa araw. Kaya nabahala tumingin kong goods sa araw o sa maliwanag. So yun mga tol, susubukan natin itong ating bagong bilin na Supremo Premier. Nabili ko ito sa SM Tawigaraw ng halagang 4,399. So sa ganong halaga, magkakaroon ka ng action camera na napakaganda ng resolution. So ito, titignan nyo na lang kung ano yung resolution, kung ano kaganda yung kanyang 4K and 30 fps. No? So at naka hypers mo tayo o yung tinatawag na electronic ano nga tawag doon? Parang stabilizer siya. So ang awak lang natin ngayon ay yung holder lang. So yun, titingnan niyo na lang kung gaano kaganda yung 4K ng Supremo. So napaka-smooth niya, oh. So medyo makulimlim kasi tayo ngayon kaya napansin niyo medyo madilim yung ano natin. Okay, Angel. Ayaw niya. Ayaw niya yan. Mabaho yan eh. Oh, ang cute ng ship, oh. Oh. Wakan mo. Hindi pwede. Pwede yan, oh. Wakan mo, ship. Hmm. Wakan mo lang ganito, oh. Hmm. Oh, wakan mo. Oh, lito. Baby ship yan eh. Napilay to? Napilay? Napilay. Okay, no. Ganda, no. Hindi yan. Napilay siya. Nasabit siguro kay Angel, oh. Ay, yung paa niya ko yung Angel, may sugat, no? Nasabit siguro yan. Tara. Ano, kiyang-kiyang siya, oh. Hmm? Bibi ka? Bibi ka? Saan? Ayun sila ba yun? Dami nila, oh. Sa taas. Doon tayo sa taas, punta daan. Tigay ko papaan ko. Bakit? So yun mga tol, naka 4K resolution tayo. So, mas maganda na ilagay yun sa 4K and 30 fps. So medyo maganda yung stabilize ng camera natin. Then mas maganda pag ilagay yun sa editor. At wag na yan. Mas maganda mga tol, ilagay nyo sa Filmora editor, then i-convert nyo sa 1080hp. At maganda pa rin yung output ng video quality natin pag naka convert mo lang sa 1080hp. Para pa rin naka 4K ang ating resolution pag in-upload natin sa Facebook. At yung kanyang size mga tol, bababa siya ng bahagya, konti. Siguro, kanyari mga 500 MB yung ating 4K na kinuha. Bababa siya ng mga 250 MB na lang. So, malaki yung binawas niya. Babawa po ako si Chicken. Saan ka punta? Dito tayo daan, oh. Papa, ito kukulin, oh. Sabihin ko na. Oh, madapa ka. Diretso na, diretso na, diretso na. Abuelo, kunin mo, kunin mo, papa, kunin mo. Huwag lang, hindi mo naman.
Bukas, oh. Sige, sige. Tago, tago ka pa, ah. Ayun sila, nagugutom na yan sila. Ba't nakalabas yung iba? Nagutom na yun, gusto nang kumain. Banto, patatagan. Ito yan.